Alright guys, so yun ho. Ang dala naman natin ngayon is Husky 150, syempre mula pa rin yan sa SYM Philippines. Yan, okay, so bibigyan ko kayo ng konting specification dito para sa mga hindi pa nakakaalam. Alright, so babayan, patakbuhin muna natin to. Let's go! Abel, lakas talaga ng makina ng ano, ADB na to, ng Husky na to, gawa ng talagang ano, lakas arang goda, grabe talagang ano. Iba talaga ang arangada ng Husky. Alright, so pwesto ulit tayo rito sa ating pinagpupwestuhan, no, para mabigyan ko kayo ng konting specification, no, sa motor na to. Alright, so siguro dito muna tayo. Simulan natin dito sa kanyang handle. So meron tayo rito, may hazard tayo rito. Yan. Then may kill switch. Then dito yung kanyang starter. Naka-naked handlebar tayo rito. Then dito yung kanyang passing light. Pag nag-passing light kayo, gumagano yung ilaw doon, oh. Ayan, kung makikita nyo. Then high and low, left turn, right turn na signal light. Then busina, no. Then dito may logo tayong SYM, yan. Then naka-keyless tayo rito. Then nandito yung kanyang pinaka charger. Yan, nandiyan dyan. Okay, so dito naman, yan kung makikita nyo, total kilometer, speedometer, may pangalan ng SYM, 855, then yung kanyang yung temperature, then yung kanyang gasolina. Ayan, so nandito yung kanyang pinaka-setting nandiyan dyan. Okay, so pagka nag-high kayo, high ilaw yan, mag-iilaw yan dyan na naka-high kayo, no. Alright, so baba tayo. Siyempre, may size 10 kill switch to. Pag binaba mo yung ano, ayan, mamamatay yung kanyang makina. Okay? So, Husky 150 mula sa SYM. Ang pinakamaingay na motor ngayon ng SYM. Okay? So, naka Euro 4. Clean power. Ayan, so meron tayo rito nga windshield. Yan, hindi naman kataasan, no, tama lang. Okay, so dito meron tayong logo ng SYM. Then dito, yan, nandito yung kanyang ilaw na naka LED na may daytime running light tayo rito. Alright, so kung titingnan nyo yung forma niya, grabe, parang Gundam, no, parang robot yung formahan. Alright, so dito yung kanyang shock. May cover syempre, no, dahil adventure bike to, iwas putik yan. Then naka TCS yan, kung makikita nyo may TCS tayo rito na nakalagay. Traction control system, syempre naka ABS tong motor na to, no. Yan, so ang size ng gulong dito 120x70x13 tubeless. Yan, so tingnan nyo naman yung mga pagkakaporma ng motor na to, no, yung kanyang flaring talagang halos ang daming kanto. Ayan, no, ganda pa ng kulay. Then dito yung kanyang emblem na Husky. Yan, Husky 150 emblem. Then dito meron pa rin SYM na nakalagay sa upuan, no. Ito yung kanyang upuan, so mataas yung ano, no, yung sa angkasan. Then yung sa driver, no. Ayan, nandito. Then parang meron pa rito ng design, no, sa upuan yan. Okay, tapos yung kanyang grab bar. Ayan, very unique yung design. May SYM tayo rito.
Yan, tapos ito yung kanyang yan, yung kanyang tail light, no? Then yung kanyang tapalodo na sobrang lapad. So naka LED. Then yung kanyang dito, tambucho, no? Yan, may parang stainless dito, style, no? Yan, so ang size ng gulong sa huli yan, 130, 70 by 13, Kenda. Yan, tapos may tapalodo kay Rito, syempre, iwas putik. Then yung kanyang tapakan, yan, nandiyan dyan. Alright, oh. Okay. So, pag tinignan mo tong motor na to, no, hindi naman siya ganun ka, hindi naman siya ganun ka laki. Hindi rin naman siya ganun kaliit, no. So, yung kanyang hazard. Yan, so naka-hazard tayo. Yan, kung makikita nyo. Okay. So, bigyan ko kayo ng konting specification sa motor na to. Ito pa nga pala yung kanyang pinaka-preno, no. Ganda rin, parang stainless style na kulay, no. Yan. Then dito, yan, naka-down na design ng kanyang side mirror. Okay. So ano pa ba ang hindi natin nabanggit dito, yung kanyang grab. Ito yung kanyang silinyador, no. Walang delay ito, itong motor na to. Talagang okay na okay ito. Isa to sa mga talagang hinahanap ngayon ng mga rider sa market, para ma-avail nila yung motor na to, no. Husky 150 mula sa SYM. Alright. So bigyan ko yun ng konting specification sa motor na to. Ito ay mayroong displacement na 150cc, single cylinder, 4 stroke, 4 bulb. Ang kanyang compression ratio is 11.2:1. Cooling system, liquid cool. Syempre naka disc brake tayo dyan, harap at likod. Naka ABS, then naka EFI. So ang ground clearance, no, medyo syempre dahil ito ay adventure bike, medyo may kataasan ng konti, no. So 117 mm ang fuel tank capacity, 15 liters, horsepower 10.8 kilowatts at 8000 rpm. So max torque 14.5 newton meter at 6000 rpm, para dito sa Husky 150 adventure bike mula sa SYM. Yan, alright. So kung may mga tanong kayo, no, pwede kayo mag-comment sa ating comment section, para malaman nyo pa kung ano yung gusto nyong itanong, no. Mag-comment lang kayo sa ating comment box. Alright. So ayun, test drive pa natin siya, ikot pa natin siya ron, para maano natin, ma-feel ba natin. Although ilang beses na naman natin itong ginamit, ayun nga lang, syempre pag mga bagong motor, gusto mo talaga maano mo yan, ma-feel mo talaga yung kanyang power na tinatawag. Alright, so iikot pa natin siya. So nandito pala yung kanyang ano, no, yung kanyang CVT, yan ang dyan. Then yung kanyang stand, yan nandiyan diyan. Okay. So walang ano to, eh, no. Yun yung kanyang shock, yun, no. Nasa side yung kanyang shock. Okay. Kenda K600 6033 yung gulong, no. So bagong-bago mula sa SYM. Alright. So try, ikot pa natin, isang ikot pa, para malaman natin pa kung ano pa ang mararamdaman natin dito. Okay. Alright, so guys, ikot pa tayo, no? Alright. So, sa footboard niya pala, no? Yan, pwede kayo rito ngayon mag-extend ng footboard, yan. Ay, ng ano, ng paa nyo, ng footboard. Yan, pwede kayo mag-extend. Okay.
So sobrang ganda na itong husky talaga na to. Grabe. Maraming mga rider ang talagang nag-iintay at nangangarap na magkaroon ng motor na ganito, no? Since ito ay bago pa lang sa market, no? Yan. So sobrang ganda, sarap gamitin, relax, parang stable, di ba? Tsaka wala kang maramdaman na bigat na ano, kasi sa iba kasi dati na kapag test drive ako ng isang 155 na unit, yung bigat ng motor parang nasa unahan lahat, alam mo yon. Pero eto, wala kang bigat na maramdaman na yung nandito sa unahan yung bigat niya, wala talagang okay na okay. Ayan. So marami na tayong mga ginawang mga review ng motor, no? So honest review lang naman tayo. Talagang napaka, pag ito'y binili nyo, siguro tingin ko talagang hindi kayo magsisisi na nakakuha kayo ng unit na to. Kasi talagang namang very affordable yon, sabi nga kanina ni manager, no? Sa price range nya talagang very kayang-kaya yung down payment, kayang-kaya yung monthly na hulog na ito, no? So agad wala pa siya sa market, pag ipunan nyo na, kasi yung iba talagang mga naka-reserve na para dito sa unit na to. Alright, so back to barracks tayo. Ang lakas ng ano na ito, oh. Oh, 50, 60, 70. Wala, hindi natin may sasagad. Gawa ng syempre, maikli yung kalsada. Alam ko may test ride sila bukas sa Tanawan, Batangas. Nandoon din to. Doon, rektahan na pwede nyong masubukan kung gaano kalayo yung motor. Yung pwede nyong isagad itong motor na to, no? Yung kanyang top speed. Okay? Sir, test ride, sir.